Hi, hello, hello, buhay mga friends. My name is Kimi Mukimi Kurokuro. And welcome to my YouTube channel. Today, mga friends, maghahapunan na po kasi. Kaya kailangan na po natin mag-prepare ng ating menu for today. Kaya po, samahan niyo po ako para matunayan po ang aking pagluluto ngayon at kung ano ang aking lulutuin. Kaya stay, watch, and learn po dito sa aking gagawin video today ang pagluluto. Kaya see you later! Okay, ngayon mga friends, isa 6 days of quarantine ang ating community ngayon. Kaya, stay home lang po tayo dyan sa bahay at magbanding-banding kayo ang mga pamilya nyo na hindi nagagawa ng mga pasok ang bawat isa. Kaya, this is the time, this is the moment na i-share natin ang pagmamahal ng bawat isa. Kahit ang dami naghihirap, napakahirap talaga ng buhay ngayon. At isa na ako sa nakakaranas ngayon kasi ito naman kasi hindi natin napaghandaan talaga itong mga araw na to. Kasi biglaan talaga dahil sa kapakanan din natin at ng government at municipality natin, kaya tayo pinag-iingat. Kaya sumunod na ng talagang sa ating mga batas o mga pinapasunod ng ating mga community. Kaya stay at home na lang po tayo para sa ating ikakabuti at ikakasikap. Na mag-ingat na lang tayong lahat. Stay safe and free. Diyan sa bahay lang. Kaya po samahan niyo po ako ngayon sa aking pagluluto kasi ngayon kasi ang lulutuin natin ay maya-maya na sinabawan with bear child. Ganun lang po. Napaka-simple lang kasi napakahirap ng buhay niyo. Kaya mag-budget tayo today. Kaya sa halagang 80 or 90 pesos ay meron ka ng kakainin. Ngayon, may tirap ka na bukasan. Pero for good for two person, kung nag-iisa ka lang na gaya ko, kaya abot ito hanggang tomorrow. Kaya kailangan natin mag-ipit. Hindi katulad ng mga yaman, kahit isang taon, na walang pasok o nakakwalati ng kanilang lugar, is okay lang kasi meron silang pera ang gastos, syempre. Eh, paano yung katulad yung mga tayong mga mahihirap, di ba? Kailangan natin magtrabaho, di ba? Mag-ipit, ganon. Pero kahit nang sa ganun man, basta pa rin ang ating pamilya kahit hindi man tayo ganun kaahon na ahon. Basta magsama-sama tayong walang sakit, safe pa rin, di ba? Kaya, stay tuned and watch later. Bye! Okay, ayun na nga mga pen, nandito ko ngayon sa terrace. Yan, parang may iba naman ang background, di ba? Ayan, papasok na tayo sa loob. Yan, nasa third floor kasi ako ngayon. Ayan, pumasok tayo, di ba? Ayan, samahan nyo ako sa munting aking sisi. Ayan mga pen, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang ating ingredients sa pagluluto ng maya-maya with sinabawang pechay. Napakasimple lang, napakamura lang ko. Kaya kailangan natin mag-budget kasi nasa 6 days pa lang tayo ng quarantine kaya kailangan natin mag-prepare, di ba? Para magbuhay tayo, ruin ang lahat ng paraan kasi wala naman ibang makakatulong sa kundi tayo lang sa pamilya, di ba? Kaya yun po. Ito po ang mga ingredients sa aking lulutuin na ngayon. Siyempre meron tayong maya-maya at dahil konti lang ako lang kasi mag-isa ngayon kaya konti lang lulutuin ko. Then kailangan din natin ng pechay. Then kailangan ng kamatis, siling, green, bawang, luya. Nagalagay ako ng luya para mula yung lansa. Kasi matansa na ako, baka ano malansa, ano mangyayari sa akin, di ba? Kaya ganon. Dapat, then, dapat kailangan natin yan. Pakita natin yung sibuyas, yan. Ang hirap kasi mag-vlog na ikaw lang talaga nag-vlog mga pen. Kaya, papasensyahin mo ang aking pag-vlog. Then, ayun na po yung mga, natin, mga ingredients. Kabisaduhin yung mabuti kasi ngayon lang po yan. Ayan. Napakasimple lang ang aking lutuin pero siyempre pag may halo pagmamahal ang luto mo, siyempre mas masarap at mas feeling mo napakayaman na at napakasosyal na sa restaurant ka, diba? Ganon. Then mga penny, sa halagang 80 pesos ay may gato ka ng lutuin na maya-maya with sinabawang sa pechal.
Diba? Ganon. At maghahanda na po ako mamaya-maya at samahan niyo rin po ako sa pagtutok. At marami kayong matututunan sa akin mga bagay-bagay na hindi niyo pa nakikita sa ibang mga vlogger o napapanood. Dahil pag tumutok kayo sa akin, marami kayong matututunan at nadadali niyo ito sa pang-araw-araw yung pamumuhay. Ganun dapat ang pinapanood niyo, may mga tututunan kayo, di ba? Napakasimple yung anak ng tao, pero marami kayong matututunan sa akin. Kasi pare-pare sa tayo nang galing sa hirap, di ba? Ganun. Kaya see you later. Okay, my mga Penny, I'm back again. This is Kimi Kiro Puro. Please watch and share, comment, and subscribe my Fresh na Fresh YouTube channel. Na sigurado marami kayong matututunan ng bagay-bagay na dadalhin nyo sa panghabang buhay, na pamumuhay. Ayun na po, maya ang bago po sa inyong lahat. Then, mga Penny, ayan po, sinarang na po natin ngayon ang ating simpleng kawawe. Ayan. Then, feeling ko mainit na po siya, kaya din, ay lagay na po na natin ang water. Number one talaga ang tubig dahil kailangan natin pakuluan ang maya-maya ng isda. Ayan. Ang hirap talaga mag-vlog ng ano. Ayan. Konting water lang. Idagdagan pa natin parang kulang. Then, dagdagan na lang natin siya pag sakaling ano, kulang pa siya. Kulang pa siya. O, nasign na po yung kung mas marami sabaw. Diba? Ako kasi gusto ko tama lang kasi ako lang kasi mag-isa. So ayoko masyadong masabaw. Gusto kasi mas magulay. Ayan ako. Then, takpan na po muna natin ang ating kawawe. Kasi ako gusto ko ilalagay ko yung isla. Kumukulungan siya kasi ayoko yung ano, mababad muna siya sa, ano, sa tubig. Gusto ko itayin ko muna siyang kumulo para mas madali talaga ang kanyang paglambot. Ganun mga pen, mga speto. Huwag tayo muna magbubuntog sa ating nilagay na tubig na habang hindi pa kumukulo. Kaya hayaan po muna natin mga 10 minutes, then ilalagay natin ang ating fresh na fresh na isna na gawin sa palengke. Sige. See you later again. Walang katotong see you later. Siyempre, habang nabuhay ka, diba? Babalik at babalik ka. Kaya, tumhayin niyo po ang aking pagluluto dahil ngayon lang po mangyayari talaga sa aking pagluluto. Dahil, once pag kasi pag nasa bahay ka, diba? At wala kang pasok, nagagawa mo kasi mga bagay-bagay na hindi mo nagagawa dati. Pag nagtatrabaho ka, diba? Pag may pasok, ganun. Kaya this is the time, this is the moment na gawin mo pa anong gusto mo, diba? Kasi pag sumunod na back to normal na naman, diba? Hindi mo na magagawa masyado yung ano mo. Kasi pag wala kang pasok, diba? Minsan, ang bilis ng oras, kinabukas mo, pasok ka na kaagad. Gigising ka lang, kakain, maglalaba, maglilinis, tapos gabi na naman, pasok ka na naman kinabukasan, diba? So, napaka-isip talaga ng oras. Kaya dapat ngayon, walang pasok talaga. Gawin na natin yung gusto natin bagay na ano, na sa ating buhay na wala kang tinatapakan na kahit sino mong tao kaya mong gawin yan, di ba? Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Kaya ako napakasimpleng tao lang din sa inyong harapan. Wow! You can do this. The problem is that you can do it. Okay, see you later. Hi! I am back to my YouTube channel. Ayan po mga Penny. I think kumukulo na ating kawawe, di ba? Ayan po, it's a time na ilagay na natin sa kumukulong tubig ang ating isdang maya-maya ng lumambot na. Dapat talaga pinapakuluan muna yung tubig bago ilagay ang ating isdang maya-maya para mas madali siyang lumambot, di ba? Kaysa yung palalambutin na yung maglalagay ka muna ng tubig, then ilalagay mo na kaagad yung isda at nakababad yung isda ng matagal sa water, di ba? Kailangan kumukulo na muna ito para mas madali siya lumambot. Kaya this is the time, this is the moment, di ba? At ilagay na natin siya. Kaya good luck sa iyo, maya-maya. Ayan, di ba? Ang hirap kasi mag-vlog ng mag-isa ka lang. Ito na yung tagahawak, di ba? Then, ilalagay na natin ang ating fresh na isda. Mas fresh pa sa akin. Ganon. Ayan, ilalagay po natin siya. Then, eto. Kaya na natin pakulan siya ng mga 5 minutes. Napapansin yung mga Penny as apat lang kasi na piraso ang nilagay kasi yung tirang ano, itong isda is ipiprito ko po siya kasi para at sumulo meron pa tayong kulang. Kailangan natin talaga magtikin at maging matalino tayo sa mga pag-budget na ating kakainin maghapon o sa araw-araw, di ba? Kasi hindi natin masasabi ngayon ang ating panahon ng mangyayari, di ba? Kaya kailangan natin talaga may nabubulol-bulol talaga akong mga Penny kasi nababulol talaga ako sa bahay. Ito 6 days of quarantine pa lang talaga dito sa bahay. Talagang nakakabaliw na talaga. Ang dami kong mga namies, mga kasama
sa trabaho, ganon, sa pagbiyahe, yung makita mo yung iba-ibang klaseng tao, di ba? Kaya nakakamiss pala talaga, di ba? Kaya mas lalo pa siguro yung tambay, di ba? Sumasawa na siguro sa kakatambay nila. Tayo pa kayang ilang araw pa lang na hindi tayo sanay na nasa bahay lang, di ba? Ayan, mga pen, ayan po. Ayan. I think siguro mas the best stock pa natin talaga siya para mas lalo siyang tumulo at yung pressure ng init ay talagang papunta lang sa loob ng kawali. Kaya 5 minutes lang po ang aantayin natin mga penny. Yun po. Kaya ayun na lang po, di ba? Alam nyo na, di ba? Patay ko muna. Bye! Ayan na po mga penny. Diyos ko, parang hindi naman ang araw. Napakabilis talaga matapos ang isang araw. Kaya ayan po, kailangan natin habulin ng paglubog ng araw kasi kailangan natin kumain at magluto. Ano ba yan? Naiahan talaga ako na. Nawawala ako kasi wala akong script. Kasi this may ano talaga, I'm not a professional vlogger talaga. Pero one of these days, alam niyo na, matututo rin ako. Kaya, dyan na kayo tumutok sa akin at mag-subscribe. Ayan. I think kumukulo na po siya mga penny. Then, buksan na natin ang ating kawawe. Ayan. I think talagang malambot na siya. Napakadaling niya talaga lumambot kapag inilagay mo yung isdang fresh kapag kumukulo na. Di ka na mag-i-effort ng matagal. Kaya ang una natin gagawin ngayon ay maglagay na tayo ng lagyan na natin siya ng sa atin kasi, depende naman sa atin kung anong unahin natin, di ba? Kanya-kanya naman discarded sa pagluluto, di ba? Kaya, respect and support na lang, di ba? Kasi ako naman ang kakain, di ba? Kaya, this is the way na talaga yung totoong dapat natin unahin ilagay. Dahil makinig kayo sa yung marami ng experience kaysa walang experience, di ba? Kaya yon ang dapat na natin ay ilagay ang ilagay natin itong gulay na techay. Kasi medyo matagal kasi siyang lumanggol at maluto. Ibud-bud na natin siya. So, kasi talaga mas maraming gulay kasi para mas healthy. Ganyan. Lagyan natin yan. Ganyan. At syempre, asa na siya. Tumamay na tayo ng asa na yung panghalo. Asa na siya? Oh, wala. Wala lang kutsara kasi hindi ko makita yung sunshade. Kalabutin lang muna natin po yung ano, pechay. Tapos kung gusto niyo, ilagay na rin natin itong luya para mas matanggal talaga yung lansa. Kasi ayoko kasi talaga ng malansa. Lalo na sa mga, alam mo na. Kasi pag malansa, hindi masarap kainin. Kasi yung amoy, di ba? Kailangan mo wala yung amoy ng lansa. Tsaka yung lasa. After nga, ilagay na rin natin yung bawang. Ito po yung tamang way talaga ng pagluluto ng sinabuan sa pechay ng isang fresh na maya-maya. Then, ilagay na rin natin ang sibuyas. The sibuyas. Kung may mga tanong po kahit mga comment, ay sasagutin ko po yan. Isulat nyo lang dyan po yan sa yung mga comment nyo sa dalawa ng aking video at sasagutin ko lahat ng yung katanungan na hindi nyo pa nalalaman sa iba. Kaya kung marami kayo maraming matutunan at malaman, itilang nyo lang po sa akin at mag-comment. Dahil sasagutin ko lahat yan. Yan. Then, after nyan, pakulan lang po natin 5 minutes. Ayan, habang pinapakuluan natin ang ating isdang maya-maya sa pechay, sibuyas, bawang, at luya. Then, mamaya-maya po ay tumahin mo ang susunod na step. Kaya, dyan lang po kayo. Stay tuned and watch my fresh YouTube channel. Thank you so much. Kaya po, mga penny, I think pwede na siya kasi kumukulo na siya. Huwag natin masyadong medyo palutuin yung ano yung gulay kasi mas masarap yung medyo half-cook. Then, after po yan, ilagay na natin itong kamatis. Kasi ayoko rin na masyadong malambot yung gulay. Yan. Ilagay na natin siya. Yan. Ilagay na natin ang bawat saho. Ang mga fresh na fresh ka lang sa panike. Alam niyo guys, sabi kasi dito sa amin, dito sa lugar namin, 3 days daw magsasara ang palengke. After 3 days, magbubukas ulit. So, bakit ganun, di ba? Ayun na nga ang inaasahan ng mga tao, bakit kailangan magsara. Siguro, may mga dahilan, kaya sundin na lang natin. Siguro, linis yung palengke para mawala yung mga virus, di ba? Ayan. Then, lagay na rin natin itong sili. Mas
masusal kasi medyo maanghang-anghang sa inatin. Kasi papainit sa katawan yung papatanggal ng virus. Kasi pag once na mainitan yung katawan, hindi ka masyado pa agad-agad kakapitan ng virus. Kasi mainitan yung katawan, ibig sabihin malaksan yung resistensya. Kasi mga taga-Bicol nga, diba, ano sila, cover sila kasi mga healthy ang mga ano nila, kinakain at saka mainit sa katawan kasi mahilig sila sa sili. Kaya tayo try natin kumain ng ngayon sili. Ako talaga favorite talaga itong sili. Kasi nakaga na kasi siya ng pagkain kapag medyo maanghang-anghang. Ayan, diba? Then after that mga penny, ay maglagay na tayo ng asin. Dapat ang nilalagay natin asin mga penny ay iodized para safe tayo at medyo healthy. Diba? Tansyahin na lang po natin yan kasi alam po na po yung pagtansya nyo. Titikman na lang po natin. Pagkulang naman siya, pwede naman mamaya, ano diba, dagdagan. Pero ako, magaling sa tansyahan kaya the best na sa akin. Pakuluan lang po natin siya. At least, yan. At least mga 5 minutes, okay na to. Yan. Then, maglagay tayo ng paminta. Kasi gusto ko lang talaga ng paminta. Tsaka talaga gusto ko sa pagkain talaga yung tinitipid sa mga, ano matawag doon, mga pampalasa. Kasi, dapat nga sa pagluluto, huwag natin titirin, di ba? Kasi pampabango rin yun kasi. Pagkain natin ng paminta. Kaya mahilig ako maglagay ng mga iba-ibang klase ingredients. At sarili po sa itong recipe. Ewan ko sa mga recipes ninyo. Basta ito yung gusto ko talagang mangyari sa lulutuin ko at kainin. Kasi this may original recipe. Sarap-sarap na nga. At sino may gustong pumunta dito at matikmat yung pagkain ko, open naman ko sa lahat. Diba? Kailangan natin share natin ang blessing natin para mas marami pang dumating. At itatakpan natin siya ng 5 minutes para mas lalo niya ma-absorb yung mga nilagay natin mga pampalasa at mga kamatis, sibuyas, paminta, ganyan. Okay. Kaya see you later again, mga Fanny. Tunghayin niyo mamaya ating mga finished product na ating niluto na napaka-sustansya sa katawan na kailangan talaga natin sa panahon ngayon dahil nagkat ang coronavirus 2019. Diba? Kaya, bye! I'm back to my YouTube channel, di ba? Iba na naman ang background, di ba? Para hindi nakakasawa, di ba? Bakit tayo kung natin ang camera? Bakit tayo sa munting kusina? Ito kasi bahay mo, pasok mo dito sa may third floor, terrace. Tapos pasok mo na ng bahay, ano na, anong tawag doon? Kusina agad, tapos may kwarto siya, pero hindi naman talaga siya. Ayaw kasi matulog dito sa kwarto, tambakan ng mga damit, sapatos, gano'n. Kasi mas gusto kong matulog dito sa aking tingigaan, di ba? Yan, tapos ayun na, electric fan, ganyan, masena ako. At mahaba na at mahilig ang aking tulo. Kaya mga Penny, I think pwede-pwede na talaga itong niluto ko talaga kasi huwag naman natin masyadong marambot yung mga nilagay natin kasi mas masarap pa rin medyo half-cook para mas kasanlanasan natin ang pagka-fresh. I think ayun na siya. Ayun na. Ayan. Nakikita niyo ba mga Penny? Ang hirap kasi may mag-vlog na nagluluto ka na ikaw lang taga-hawak, diba? Ayun na. I think pwede na siya. Then, patayin na natin ang ating kalans. Papatkin ko na sa inyo kung nandito doon lang kayo. Ibigay niyo yung address nyo dahil padadalan ko kayo ng aking niluto para matikman nyo at mahusgahan na hindi kayo talaga magsisisi. Ayan, patayin na natin ating kalan. Patayin na siya. Then, later ay magpipitin mo tayo ng fresh na fish maya-maya. Kaya, huwag po kayo aalis at subaybayin nyo lang po ang aking video na to mula umpisa hanggang katapusan. Dahil for sure, ang dami nyo sa akin matutunan na napag-aralan ko sa iba-ibang klaseng sulok ng ating mundo. In love. Ano ba yan, di ba? Ang ganda na ano, Queen. Bye, see you! Hi mga Penny, it's me again! Ayan, di ba? Camera 360. Packs! Goodbye, Sophia Love. Ayan mga Penny, titikman na natin ang ating niluto today, di ba? Tikman na natin po. At samahan nyo po ako ni Ken. At isgahan. Amoy pa lang niya. Ang sarap-sarap na. Di ba sa pagluluto talaga, kahit umanong pa lang siya, yung hindi pa siya tapos maluto, tapos yung amoy pa lang niya, tatakam ka na, nagugutom ka na, gusto mo na talagang kumain, di ba? Ganun kasi tayo, di ba? Kaya, tikman na natin ang aking niluto, ang original recipe na maya-maya na pinakuluan o sinabawang sa pechay with fresh ingredients. Ganun. Wala na akong masabi. Lahat na masabi.
Paulit-ulit ako, no? Pasensyahin na ako kasi hindi naman ako ganun kasi kagaling talaga mag-vlog. Kaya tinatry ko talaga. So, nababalik kasi ako sa bahay na to. Kaya lahat ng kilos ko talaga ginagawa ko, binibidyo ko. Para naman, alam mo yung ma-develop yung pagkasalita mo. Ako, minsan napapasin ko na, minsan gumagaling na ako sa pag-video sa ginagawa ko. Kaya, ganun pala talaga, nabidevelop talaga. At minsan napapasin gumagaling ka na talaga. Ganun mo, ha? Di ba? Talaga, try and try until you succeed. Tapos, ayan, titikman mo ito natin. Ayan, ready na ba kayo? Matikman. Grabe. Ang sarap niya, promise. Kasi yung iba na nagsabi, ah, sarap-sarap kahit di naman. Eh, kasi luto mo doon, siyempre masarap talaga, di ba? Kaya wala ka naman yung masasabayin doon talaga nito. Ang sarap niya. Tama lang, di ba sinabi sa inyo, sa tansyahan, magaling talaga ako. Tama lang talaga yung alat niya, kaya hindi siya nakaka-UTI. Tapos yung mga ingredients na gulay, ang sarap niya. Nalalasama yung pamatis, tapos medyo maangang-anghang. Tapos, ambang mo niya sobra. Kasi gusto sa pagkain talaga medyo maangang-anghang. Sarap niya. Tama lang pala talaga yung nilagay ko na ano, iodized salt. Kasi minsan kasi gusto nyo yung medyo talagang nalasa yung alat. Kaya na lang po magdagdag. Nasa inyo na po yun. Kasi ako ito, tama na. Kasi magaling talaga sa tansyahan. Alam mo, sa itsura pa ng isang tao. Alam ko na, ay, so, diba to? Ano ko, ay, ganun. Pasok ko sa banga talagang success. Ang sarap, guys. Mamaya samahan nyo ako sa pagkain. At mamaya mga guys ay mag-look, ano man tawag doon, nawawala tuloy ako sa aking sarili dahil sa sobrang sarap, talagang nakakawala pa talaga siya ng sa sarili. Kaya guys, sa halagang ganito, 3 for ano, person, sa halagang 90 pesos, 8 pesos, talagang ano, good for 3 na siya. 3 or 4, parang ganun. Kasi nilagay ko bawat isang tao kasi di ba isang piraso, ano, fish na maya-maya. So, 4 na piraso to, so ako lang kakain, syempre di ba, magkapadala tayo ngayon sa ating kapitbahay, ganon. Dapat share natin ang ating blessing, di ba? Kasi mga close ko na yung kapitbahay dito. Kasi pag wala ako, nababatay naman ito yung aking pamamahal, ganon. I-try niyo po ba kasi ang sarap at saka napakasimple lang lutuin. Ako wala talaga akong kaalam-alam magluto, talagang nanonood lang ako sa mga video sa YouTube, sa Facebook. Kasi parang nga ngayon, ang tanga mo na pag hindi ka marunong matuto magluto. Kasi ang daming paraan para matuto ka. Ganun. Basta may malulutuin ka, yun. Yun ang importante. Eh kung wala ka naman luluto, huwag ka na magluto kasi hindi ka matututo. Pero sa napaka-simpleng bagay ng gulay-gulay ganyan, papakulaan mo lang, tapos konting asin, ano, healthy foods na yan, di ba? Hindi katulad sa mga kinakain natin sa labas natin, alam kung anong klaseng luto ang ginagawa nila. Kasi pag tayo nagluto kasi safe talaga, di ba? Kasi nailalagay natin kung anong lahat ng gusto natin ilagay at mayaman talaga sa mga ingredients, ganun. Kaya guys, mga Fenny, mamaya na lang po kasi magluto ulit ako ng another. Lulutuin kong ulam mamaya. Ganun. Kaya tunghayan nyo po again ang aking kasunod na o kadugtong na video. Bye and I love you all. Ingat po kayo sa lahat. I'm back again, mga Fenny. Ayan po, nagpainit po ako ng mantika. Ayan po, nakikita nyo po. Ayan. Dapat yung mantika natin, itipirin natin kasi kung konti na naman lulutuin natin, di ba, itipirin. Dapat itipirin lang kasi ang mahal din talaga ng mantika sa palengke, sa tindahan, di ba? Kailangan, dapat, konti lang tayo at maganda sa pagtansya, di ba? Kasi konti lang naman kasi lulutuin natin isda. Ayan po, nilinis ko na yung isda na yun, tapos nilagyan ko na ng asin. Para naman may lasa siya. I think, ano na siya, alam mo tawag doon, yung mantika na yan ay pwede na talagang ilagay ang ating, ano, alam mo tawag doon, yung isdang maya-maya na fresh, di ba? Ayan. Kaya, i-ano na natin siya, ilagay na natin siya kasi kung mainit yung mantika o yung kawalay. Ayan, di ba? Ayan. Kaya mamaya na po mga Penny, yan. See you at ilalagay ko na yung mantika kasi baka matalsikan ako. Sige, mamaya. Takot kasi ako sa talsik ng mantika ay nang kumahigpit yung kalaban. Ayan po mga Penny. Mainit na ang ating kawali ngayon. Dapat sa temperature lang na ganyan lang, 140 lang. Kasi ayun yung pinakangalawang ano, mainit na temperature ng kalan. Ilagay na natin tong isda. Kamay na natin, huwag tayong arte-arte kasi nag-alcohol naman ako. Diba? Ayan. Ay, medyo para pang-penny, taasan natin yung konti. Kasi, ano, para mas madali siyang uminit. Kasi nga, pag masyadong mataas yung temperature, ano, mas matalsik siya.
di ba? Kaya ilagay na natin siya. Ayan, di ba? Ang dali niyo umingit. Ayan. It's caught. Ayan, di ba? Ayan. Ayan, mga penny. Ayan yung kalaban ko. Takpan lang po muna natin siya. Ayan, at hayaan lang po natin maging brown. At maya-maya po. Ayan. Ayan mga penny. Takpan natin kasi yung kalaban ko talaga. Takpatak talaga ako dyan sa pagsigil ng Pilikana yan. Ayan ang ano ko talaga. Weak ko o kahinaan. Diba? Sa buhay kasi natin may mga kahinaan tayong kanya-kanya. Joke lang. Iba naman sa pagluluto. Iba naman sa pinagdadaanan sa buhay. Ayan. Itong ang pangalawa kong niluto mga penny ay napakahirap talaga nito. Ito yung ayaw-ayaw kong lutoy. Napakahirap talaga para sa akin. Hindi, ito yung pinakamadali talaga. Kasi hayaan mo lang siya. Babalik ka rin mo. Yan. At saka favorite ko talaga sa isda talaga na prito itong maya-maya, tambako, tulingan, ganyan, tilapia, bangus. Ayan, yung mga hindi masyado matitinig. Kaya, eto kasi mas mura ito kasi sa talento. Tsaka tagal ko na kasi hindi na nakakain o natitikman itong istan ko. Kaya, eto yung binili ko sa talento. Ayan. Sige, see you later guys. Napalsik na siya. Okay, back sa aking YouTube channel, mga penny. Ayan po, mga penny. I think, ano na po talaga siya. Ayan. Okay na po talaga sa akin yung ano na yan. Ayan. Ang luto na yan. Patay na po natin. Ayan. Gusto ko kasi sa isda, patuloy ko talaga tostado. Kasi gusto ko crunchy. Kaya perfect na po sa akin. Tanggalin na po natin sa kawawe. Ayan. Pinatay ko na yung karat kasi tumakalas yung mantika. Ayan. Diba? Masarap talaga ito, try nito mga penny sa inyong ano, i-ano sa inyong kapagkainan. Kasi masarap talaga maya-maya sa prito pagkapag piniwi ito. Tapos may sabaw. Perfect na po yan. Ayan, diba? Ayan, tapakman na natin ang kawawa eh. Dahil sa isa ko yan. I'm so excited na kumain kasi sa amin pa lang nakakagutom na. Ayan mga penny. Then, after natin magluto, papakita ko na sa inyo lahat ng aking dalawang niluto ngayon. Kaya, kain na na. Yan po ang ating menu for today. Pan-dinner po natin yan. Ang maya-mayang sinabuan sa kamatis, sibuyas bawang, at silin na may fresh maya-mayang isda. Yan. At syempre, may maya-maya tayong pinirito para pag hindi natin nakain, naubos yan, pwede pa natin kinabukasan yan kasi hindi naman nasisira kapag prito. At masarap sa maya-maya kapag may sausawan. Toyo, sili, kalamansi, perfect na po yan. So, mahilig sa patis. So ako ngayon, kasi ang ginawa ko talaga sa sausawan mga penny ay suka with bawang. Kasi ang tagal ko na kasi hindi nagkaano. At saka mas the best kasi yan sa sausawan talaga ang isda. Kaya suka with bawang at asin. Perfect na po at laban na po yan talaga po mga penny. Yan. Kaya, watch, kakain na po tayo mga penny. Bye! Salamat po sa lahat na sumubaybay, nag-like, nag-share, nag-comment. At sa lahat may mga tanong pa, pakicomment na lang po below on my channel. Then, sasagutin ko po yan. Maraming salamat po lahat. Stay safe and diyan na po kayo sa bahay nyo at makinig ng balita at magbanding with your family. Maraming po salamat. Take care po. God bless you all guys. Take care. I love you. Mama, mama.